Welcome sa isa namang napakawalang kwenta-kwentang movie review dito sa balat ng YouTube. Pag-usapan natin ngayon itong movie na pinamagatang Sita. Pinagbibidahan ni Erica Balagtas, Zia Zamora, Renzo Ruiz, Francis Mata, RJ Bautista, directed by MJ Balagtas. Alright, so saan ba tungkol itong movie na to? Tungkol to sa isang babae, si Sita. Siya si Erica Balagtas, si Sita. So, inasawa siya ng isang matandang lalaki na maraming ari-arian, si Francis Mata. Marami siyang ari-arian. Farm, lupa, bayabasan, lansonesan, dragon fruit business yung pinaka-main niya, yung pitaya. So, babae rin tong si Francis Mata, ano? Kaya niya, inasawa niya to si Sita, pero bukod doon yung mga naging kliyente niya, parang pagbabae, binapalata niya. Tapos meron siya ritong anak, anak sa labas, parang gano'n anak sa labas, si, pangalan ba? Si Aldoy, parang gano'n yung pangalan, Aldoy. Tapos ang itong si Aldoy ay pinapanta siya tong si Sita. So isang beses, habang wala tong tatay niya, habang wala si Francis Mata, binanata niya sa banyo tong si Sita. Okay naman tong si Sita, mabait naman. Makinis, maputi siya. Pero ba't ganon? Parang mali. So yun, tungkol dun sa... parang dahil nagagalit si yung anak niya si Aldoy doon dito sa tatay niya si Francis Mata. Ginamit niya si Sita na para patayin itong si Francis Mata pamamagitan ng lason. Ay, napaka old school no, lason. May lason pa pala. Okay. Yun lang yung tungkol sa movie at in the end pinatayin din naman ni Sita yung sumama siya sa undercover agent na nagmamanman doon sa patatay niya. Katatay ni Aldoy. So, doon sa matanda si Francis Mata. May isa pa itong isang babae, si Zia Zamora. Siya yung nakadeal ni Francis Mata doon sa pitaya, doon sa dragon fruit. Yun nga lang, may balak siya na masama dito. Kaya inaakit niya si Francis Mata para makuha niya yung ari-arian nito. Sabi niya, agawin kita kay Sita. But then, nilasan sila lahat ni Sita eh. Yun, rating nito 4 out of 10. Hindi ko alam ba't ganito yung mga movie ng Vivamax ngayon. puro banatan na lang ng banatan yung mga nangyayari. Well, yun naman talaga yung purpose siguro ng Vivamax, no? And I heard na yung mga primary audience ng Vivamax is mga taga-ibang bansa. Kaya ganito yung mga content nila sa mga... Parang nawawala ng substance yung storyline, pero yung sex or yung mga sex scenes, nandito pa rin. Kasi mas marami doon ang subscribers na taga-ibang bansa itong Vivamax kaysa sa Pinoy. So yun, yun lang yung sabi ko sa movie na to. Kung gusto nyo siya panoorin, available siya sa Vivamax. 4 out of 10. Salamat sa mga patuloy na nanonood dito sa aking munting movie review na walang kakwenta-kwenta. At kung hindi ka pa naka-like, like ka na. Like, comment, share, and subscribe dito sa video na to. I-share nyo na rin sa mga friends ninyo para matauhan sila. Matauhan sila at mag-subscribe na sa akin. Kung napadaan lang sila at naghahanap ng mga ng movie ng Sita, hindi to yung movie na yun. Movie review lang to. Okay? So, ayun.